padala sa bugso ng damdamin mo, di sana meron na tayong DNA sample ni Adrian. Sorry, doktora eh. Hindi ko napigilan. Sama kasi talaga ng tabas ng dila nung hype na Adrian na yun. Ayos lang kung ako lang eh. Iniinsulto rin niya kasi si Lena eh. Hindi sila importante sa akin, kaya wala akong pakaalam sa sasabihin nila. Sana ganun ka rin. Sorry. Babawi ako. Sino nakaawin mo? Si Jordan. Kaibigan ni Lena? Of course, hindi ka na naman nakapagpigil dahil kay Lena. Nilag-lag mo na naman ako. Gago ka talaga eh. Kaganyan ka dahil kay Lena. Kalimutan mo na siya. Bakit? Kursonada mo ba siya? Ganyan ka naman eh. Lahat ng meron ako, gusto mong kunin. Pero hindi mo makukuha. Pero hindi ako tuto katulad mo. Miguel! You've always had a temper, but you have never been this way. This is about Lena. Alam siguro sila ni Miguel. Tatapusin ko na ang problema natin once and for all. After tonight, wala na tayong magiging problema kay Lena. What do you mean? Galit na galit si Tito Lucas kanina. Ang sabi niya, siya mismo magdidispatch sa kabit mo. Umalis ka na dito kung ayaw tumawag ako ng pulis! Ang pamilya. Tigilan mo na ang pamilya. Di mapapayaran ng pera mo ang buhay ng lolo ko at ng anak ko. Pwera na lang kung buhay mo ang pababayad. At hanggat hindi nangyayari, hindi kita titigilan. Baka nakakalit. I am God, remember? Kayo mga insekto lang kayo na may meste sa akin. Ako, insekto? Kaya ka lang. Ilang beses mo kami pinagtangkana, sirain ang kumpanya, babagsakin kami, pero wala. Nandito pa rin kami. Lena! Miguel! Miguel, ang bahay na susunog! Nasunog ang bahay ni Lena nang dahil kay Lucas. Naapol lang naman ang sunog bago kumalat. But yes, dahil kay Tito Lucas, sinubot niya si Lena. At dahil sa pag-aaway na nagka-aksidenteng sunog. So si Lena, she alive? Yes, she's alive. Andito siya sa presinto. Sige, papunta na ako. Dito ka lang. Mas magkahagul pa pag nagkita kayo ng impactang yun. Ma! No! You stay here. I don't need the added aggravation. Tawagan mo na lang ang Tito Conrad mo, sabi mo kailangan natin ang tulong niya. I will pay for all the damages. Hindi ganun kadali yun. Kinakasuhan ka ni Elena ng assault. Assault? Self-defense yun. Nagpunta ko doon para kausapin siya. Then she attacked me. Sinalag ko lang yung vase na tumama doon sa kandila. Kasi iampas niya sa mukha ko. That is what caused the fire. It was an accident that she caused. Ang korte ang magpapatunay niyan. Pero kailangan ka pa rin maditing hanggang hindi ka nakakapagpiyansa. Conrad, tawagan mo si Piskal. Papuntahin mo dito para mapagpiyansa ako. Hindi ganun ang protocol. Kahit tanungin niyo si Commissioner Suarez. Hindi po ba, Commissioner? Ipapa-expedite ko bukas ang hearing mo sa fiscal para makapag-post ka ng bail. Bukas. You mean I have to spend the night in jail? Ganun talaga. Kailangan nating sumunod sa protocol. I'll see you sa fiscal's office tomorrow. Call my lawyer. Tawagan mo si fiscal. Tawagan mo ang Chief Justice.
Kahit sino tawagan nyo para makapagpiyansa ako. Even the president! Call the damn president! Okay, Lucas. Huminahan ka. Natawagan namin, ha? Miguel. Yes, Tito. Ano na? Ikaw malantika. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to. Hindi kami magkakakulo, kundi dahil sa'yo. Sige, pagtanggol mo yung kamit mo. Wala akong interes sa asawa mo. Sinungaling. Sige, pagbintangan niyo na ako na inakit ko si Adrian, na nakipagrelasyon ako sa kanya. Pero kay Miguel, hindi ko magagawa yon. May hangganan ang kaya kong gawin. At kahit sa panaginip, hindi ko magagawa makipagrelasyon sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa amin. Kaya pwede ba? Kung may problema kayo, huwag niyo akong itanoy. Sali mo sa'yo na ang asawa mo. Nananahimik ako, tingilan niyo ng panggugulo niyo sa akin. Lucas. Ayusin na daw ni Conrad ang lahat. Conrad is useless. Magpapahinga ako sa loob ng kulungan because he is useless! Lucas, intindihin mo naman si Conrad. Kinailangan niyang gawin yon bilang commissioner. Otherwise, mapapahiya siya sa kapulisan na tumitingala sa kanya. Ikaw at si Miguel, you're both useless. Wala kang natawagan sa lahat ng pinatatawagan ko sa inyo! Tinawagan namin lahat ng pinapatawagan mo. Pero wala na sumagot. Tulog na sila. Madaling araw na wala nang gising sa oras na ito. I don't care! You're all useless! Look, Lucas, ilang oras lang naman. Magpahinga ka na lang. Magpahinga? I am Lucas Narciso! Ang pinakamayaman sa salvasyon, magpapahinga ko sa kulungan because you're all useless! Huwag kami ang sisihin mo. Yung Lena ang sisihin mo. Siya ang nagdemanda sa iyo. Kukulong sa iyo. Ayaw niya akong tigilan. Hindi natin siya titigilan! May nangyari na palang ganyan, wala akong kaalam-alam. Sana tinawagan mo ko, Lena. Jordan, ang bilis kasi ng mga pangyayari eh. Huwag kang maglala, Jordan. Okay lang ako. Dito na muna ako sa bahay ni Ate Ramona hanggat naghahanap pa ako ng pansamantalang matitirhan ko. Magkita na lang tayo bukas. Sige. Lena, may bisita ka. Tuloy ka. Anong ginagawa mo dito? Gusto sana kita makausap. Lena, iwan muna namin kayo. Alam ba ng asawa mo na dito ka? Baka kung ano-ano na may ibintang niya. Hindi naman ako magtatagal. Gusto ko lang mag-sorry sa'yo. Sa ginawa ni Rachel at ni Tito Lucas. Sorry na nasunog yung bahay mo. Ikaw? Nagsusorry? Walang basis ang ginawa nila sa'yo. Wala naman talaga tayong relasyon. Miguel, hindi naman to una ng beses nangyari. Maraming beses na ako ginaganito ng pamilya mo. Tama ka. Nananahimik ka noon. Pamilya ko ang nagugulo sa'yo. Hindi ka naman napagbibintangan ng kung ano-ano, hindi dahil sa akin. Ano pa bang bago, Miguel? Ito na naman ako ngayon. Biktima na naman ako ng pamilya mo. Lagi na lang ganito. Okay.
Sige lang, Miguel. Maawa ka sa akin para mas madali kong makuha ang loob mo at mas madali kang mahulog sa akin. Ipapatikim ko sa'yo kung gaano kasakit ang ginawa mo sa akin noon. Magkagamit ka! Itawan niyo ako! Magda, kung binigay mo lang sana kay Tito Lucas yung formula, hindi na sana tayo umabot sa ganito. Kasalanan mo to! Napakasama mo, Miguel! Napakasama mo! Sama akong tao, lahat kayo! Napakasama niyo! Kapal ang mukha mo magpakita pa sa akin pagkatapos ng lahat ng ginawa mo? I'm not here to argue with you. Wala kasi listahan ko ng pwedeng dumalaw sa akin. Paano ka nakapasok dito? Connection nyo na naman? Hindi na importante kung paano ako nakapasok. Ang importante kung bakit ako nandito. Pagkapanganak mo, kukunin ko ang anak ko sa'yo. Kapag talaga ng mukha mo? Saan ka kumukuha ng lakas ng loob, ha? Paano mo naisip na may karapatan ka pa sa anak ko? Nakapag-bail na ho si Lucas? Nakalabas na? Hindi ba arson at attempted murder yan? Sinunog niya ang bahay ni Lena at muntik na itong mamatay. Hindi naman kasi napatunayan sinadya yung sunog, kaya hindi arson ang kaso. Reckless imprudence resulting to damage to property ang naging kaso. Yun ang mga assault kay Lena. Sinabi, si Lena daw ang unang nagtanggang saktan siya. Dinipensahan lang ang sarili. Yeah. Ano? Si Lena pang unang nagtangkang saktan siya? Malamang, siguro tingin ni Lena mayroong masamang balak sa kanya si Lucas. Posible, pero ang hukom na magdidesisyon nun, hindi kami. Hindi, mauuwi na naman yan sigurado sa walang katapusang demandahan. Eh, bakit ako ba sinugod ni Lucas si Lena? Kasi pinagbibintangan si Lena na may relasyon kay Miguel. Hindi ko totoo yan, Tay. Bakit naman nila iisipin na meron? Baka may ginagawa si Lena para galitin si Lucas. Teka lang, bakit parang kasalanan pa ni Lena? Hindi ko sinasabing kasalanan ni Lena. Pero inudyukan niya si Lucas. Natural, papalag yun. Bakit yung sila dinidepensahan, Tay? Anak, hindi ko sila dinidepensahan. Sinalansan ko lang sa isip ko yung mga salaysay ng magkabilang panig. Ganun talaga, pulis ako eh. Oo nga naman, anak. Sana lang si Lena umiwas na sa mga katulad ni Lucas. Sana sa Maynila na siya magnegosyo. Ang mga katulad ni Lucas, gaganti at gagantihan. Kaya kung may ginagawa si Lena, o kahit sino sa inyo para galitin siya, hindi niya kayo titigilan. Oo nga. Tingnan mo yan. Sinunog ni Lucas ang bahay ni Lena. E paano kung hindi nakataka si Lena? Totoo ang sinasabi ng nanay. Wala itong katapusang demandahan. Gantihan at sakitan. Dad? Ma? Dad? Adrian, pagod ang daddy mo. It's been a long and horrific day and night. Yeah. I can imagine how horrific is it for Dad. Imagine Lucas Narciso, nakulong. Kahit nasabihin natin isang oras lang yun, it's still unbelievable. Nasunugan ka na, pero nakukuha mo pa rin tumawa. Nai-imagine ko lang po isang Lucas Narciso sa loob ng kulungan. Nakahiga sa malamig na sahig, nakabaluktot sa siksikang kulungan.
nalalangham ang umaalingasaw na mabahong amoy ng ibang inmates. Nadidikitan ng pawis sa tubo nila. Ah, naku. Si Lucas, walang magawa. Tiring-tiri, pero walang magawa. Nasusuka, pero walang magawa. Yung pera at yaman niya, wala talagang magagawa. Mararanasan din niya yung naranasan ko ng 20 taon. Salamat po kay Ninong Kiko. Kahit ilang oras lang, natikman niya, natikman natin. At huwag po kayo mag-alala, ate. Darating din ang araw na matitikman niya yun habang buhay. Hindi naman po total loss ang nangyari sa akin. Consequence lang ang po ang sunog sa sunod-sunod kong tagumpay. Hawak ko na si Vanessa sa leeg dahil sa affair niya. At ngayon, nagkakalamat na ang marriage ni Narration at Miguel. Pero kahit na, sunog yun. Paano ko nasaktan ka? Hindi po ako masasaktan. Sila. Lalo na ngayon. Nahawakan ko na si Miguel. Nakuha ko na simpatsya niya. Diba nga po? Nag-sorry siya sa akin dahil sa nangyari. Ang hindi niya alam, sinakyan ko lang ang pagsisisi niya. Kaya, mas lalo siya naawa sa akin. Diba ate, ang awa pwedeng mauwi sa friendship. Ang friendship pwedeng mauwi sa love. At pag nakuha ko ng pag-ibig ni Miguel, ako naman ang tuturog sa puso niya. Tinatantanan ng babaeng yun. Kanya-kanyang hugot. Tingilan mo na yung kapanian mo! Sinungaling! At manggagamit niya kapit mo! Bakit ka bubulong? Natatakot ka ba na marinig ng asawa mo? Sinong kausap mo? Best in acting yan! Sinaktan mo ko dahil sa isang bagay na hindi ko namang ginawa. Punta ka na sa lahat ng bagay, but not my loyalty. Bago ko ma-checkmate ang King Lucas, kakainin ko muna ang Queen Vanessa hanggang sa tulungin na sila mapelaya sa pakikipaglaro nila. La Vida Lena.